Yan, sa mapagpalang oras po ng mga kapatid ko kay Kristo. At ngayon po live po tayo dito sa ating katotohanan ay ating pag-usapan YouTube channel. At ngayon mga kapatid, live din po tayo ngayon sa aking Facebook account, Romel A. Palma, at sa Cap Talks Facebook page. Live po tayo ngayon at atin naman pong bibigyan pansin ang isang paninira nitong isang Baptist, no? Si Alexander Santos. Yan. Ewan ko lang kung ano ba yung nasa isip ng taong ito. Bakit ba palagi niyang sinisiraan ang simbahan? At maraming salamat dahil meron tayong mga kapatid na kapanampalataya natin na continue yung pag-send po sa atin ng video kung saan ay makikita po natin samot-saring mga panunuligsa, hindi lamang ni Alexander Santos, kundi maging meron pang nakapending dito mga kapatid natin pong pag-uusapan. Pero bago yan, so iligay natin yung ating sarili sa presensya ng ating Panginoon para po sa ating panalangin. Yung Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for your guidance and for your help, especially for the blessing na ibinigay mo po sa amin. Thank you so much also for the trials and difficulties that we are facing right now, na kung saan, Panginoon, ay mas lalo pa pong niigting aming pananampalataya sa iyo sapagkat binibigyan mo po kami ng tugon at tulong po sa aming pong pangangailangan. Maraming salamat for all the supporters of Katotohanan ay ating pag-usapan for their support in the YouTube channel sa pag-click po nila ng channel member dyan at saka po sa mga nagsisend po sa amin ng financial support. Thank you so much also. Lord, nawa i-bless mo ang program na ito ngayon at nawa ikaw ang mabigyan ng glory sa program na ito. Ito'y dalangin po sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kaisa-isang anak, aming Panginoong Jesucristo sa pag-iisa ng Banal na Espiritu, at kasama rin sa panalangin namin ng Birhen Maria, Señor San Jose, lahat ng mga anghel at mga santo sa langit. Amen. In the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Okay, muli isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Alas 2:15 po tayo ngayon ng hapon dito po sa Pilipinas. Yan. So ngayon naman mga kapatid, meron naman tayong pag-uusapan at meron naman tayong pagsasaluhang issue, no? Issue na binabato po sa atin ni Alexander Santos, na isang Baptist defender at alam naman natin mga kapatid, siya ay kabilang sa tinatawag nilang The Big Four. Yan, sila daw yung original Baptist defender. Yan. At ngayon mga kapatid ay nabisita natin yung kanya pong mga video dahil meron pong nag-send sa atin yan. So hello po kay Happy Vlog, Happy Life Vlog, mapagpalang araw mga kapatid kay Kristo, Proud Catholic. Yan. Thank you so much for tuning in dito po sa ating YouTube channel. At sa ating mga Facebook page, meron tayong 3 viewers. Okay. Sa mga 3 viewers natin dyan, shout out kayo kung lahat bago tayo magpunta kay Brother Alexander Santos. Yan. So mga kapatid, bakit nga ba? No? Bakit nga ba nasabi niya na yung Roman Catholic, impyerno ang bagsak? Sabi niya, iwasan na. So, grabe yung convincing power niya. No? Sasabihin niya itong mga katagang ito na kailangan daw yung Roman Catholic ay iwasan na. Dahil itong Roman Catholic, according sa kanya mga kapatid, may impyerno. Okay, hindi natin patatagalin pa. Pakinggan natin po siya sa kanya pong mga, kung ano po yung kanyang paliwanag dito. Okay, first challenge ko ay sa Roman Catholic Church. Sa lahat ng naniniwala sa doktrina ng Roman Catholic Church ay mapupunta sa impyerno. Yan. Mga kapatid, no? Sa lahat daw ng naniniwala sa Roman Catholic Church ay mapupunta daw sa impyerno. That is according to Alexander Santos. So, ito naman yung rason natin, no? The reason why bakit po tayo nagre-react o naggagawa tayo ng reaction video, commentary video, just because talagang nababanggit niya o binabanggit niya talaga yung ating simbahan, yung ating iglesia. Hindi po ako mananahimik, no, Brother Alexander Santos, as long as you mention the church where I am belong. Huh? Dahil ito po yung totoong simbahan. Eh. Tapos sasabihin mo lang na yung totoong simbahan ay maiimpyerno yung mga naniniwala sa doktrina ng Katoliko. Nako, maling-mali ka dyan kapatid. Dahil kung ikaw talaga ay totoo, na nag-aaral, hindi mo yan sasabihin. No? Kayo, mga kapatid, narinig nyo si Brother Alexander Santos, sinabi niya, ang mga Roman Catholic daw, yung naniniwala daw sa
sa paniwala ng Roman Catholic ay may impyerno. Okay lang ba sa atin yun na mapakinggan natin? Pwede ba natin sabihin na irespeto lang natin dahil yan yung kanyang paniniwala? Well, ang respeto po, no? Magkaiba po yan sa sinasabi natin paninindigan. May respeto po tayo, pero naninindigan naman tayo kung ano yung tama. At yung tama po mga kapatid ay huwag nating hahayaan na lapastanganin lamang ang simbahan. Unang-una, no, at nakaraan, binanata natin yung kanyang paglapastangan sa ating Inang Birhen Maria. Bakit po mga kapatid? Sabihin ba naman yung ating Mama Mary ay witch? At sabihin pa naman yung baby Jesus na tiyanak? Nasa katinoan pa ba ang pag-iisip ng taong nagsasabi ng mga ganyang mga kataga, mga kapatid? Ako na, napakaano na yata, no? Napakadelikado na yung kanyang sitwasyon yan. Savannah Loves, magandang hapon, Bro Romel. Nandito rin mga kapatid na sa ating YouTube live ngayon, si Mirai Casino at saka si Marie Lu Upat. Okay. So, sa pagpapatuloy po natin, mga kapatid, pakinggan pa natin kung ano pa yung mga pahayag ni Alexander Santos. First challenge ko yan sa mga apologists ng Katoliko, especially dito si Nash Benavides, kung lalaban ka. Si Boy Letra, si Jando, si Wendell Talibong, si Philip Cesar, alam ko naman walang alam yon, alam ko naman na walang ibubuga yon. So, sina-challenge ko kayo, patutunayan ko na lahat ng naniniwala sa doktrina ng Roman Catholic ay mapupunta sa impyerno. At ang nakatira sa simbahan ninyo ay demonyo, hindi espiritu ng Diyos. At kayo ay pera-pera lang, kayo ay self-righteous business organization na pagka namatay ay mapupunta sa purgatorio na ipagdadasal ninyo ng mga bastos sa blood ni Jesus Christ. So yan ang first naman ko sa Roman Catholic, mga apologists na pera-pera lang, at ang tawag ko sa inyo ay self-righteous na mga gutom. Gutom kayo sa righteousness ng pagkakaalam niyo sa Bible. Gutom kayo sa kaalaman at nagmamatay niyo kayo. Kayo ay mga kulto. Okay, first challenge ko ay sa Roman Catholic Church. Sa lahat ng naniniwala sa doktrina ng Roman Catholic Church ay mapupunta sa impyerno. First challenge ko yan sa mga apologists ng Katoliko, especially dito si Nash Benavides, kung lalaban ka. Si Boy Letra, si Jando, si Wendell Talibong, si Philip Cesar, alam ko naman walang alam yon. Yan, napansin niyo mga kapatid, no? Nag-challenge na sa mga defender. At saka yung pinakamalala ay yung sabi niya, hindi ko man kilala itong si Philip Cesar na ito, pero sabi niya, si Philip, tina-challenge si Philip Cesar, pero, no, ano daw yun, tina-challenge niya kahit daw na walang alam. Nakikita natin ito mga kapatid, ikambugan lang nito ni Alexander Santos. No? Naku na, palagay ko talaga, no, parang poses ang taong to, dahil napastanganin ba naman yung simbahan na nag-iisang tatag ng ating Panginoong Jesucristo? At hindi naman napatunayan kahit kailan na yung ang simbahang ito ay tatag lamang ng tao. Para sa kanya kasi, no, para sa kanya mga kapatid, siya yung nagsasabi ng totoo. Pero tingnan nyo, pansinin nyo mga kapatid, klarong-klaro naman na puro lang siya bintang sa simbahan, puro lang siya pang-aakusa. Naalala niyo mga kapatid nung nakapasok ito sa punto por punto, si Alexander Santos, puro lang siya accused ng accused. Hinanapan siya nga ni Brother Wendell, saan yung ebidensya mo? Meron ka bang ipapakita ng referensya? Wala. Pero yung understanding niya pala sa simbahan, o sa doktrina ng simbahan, o sa pananampalataya natin, ay yun lang pala yung kanyang ina-apply. And then, ito yung kanyang ginagawang paniniwala natin. Pero yun ay hindi according sa official teaching ng simbahan. Kaya sinasabi niya, yung mga naniniwala daw sa Katoliko ay may impyerno. Unang-una, paano may impyerno ang paggalang sa Inang Birheng Maria? Yan yung pinakaunang sagutin mo, Alexander Santos. Pangalawa, turo ng Katoliko na Diyos si Kristo at dapat siyang sambahin. Paano may impyerno ang tumutupad dito? Sinasamba namin siya dahil ito rin yung ginawa sa Biblia. Naalala mo pa noong nakaraan?
aking inilatag yung Mateo 28:13, unsi I mean na yung Panginoong Hesukristo ay sinasamba diyan. Minsan ko nang nagamit yung talata niya, no? Sa pagpapakita na yung Panginoong Hesus ay sinasamba, hindi lang yan. Kahit na noong sanggol pa siya, nakaraan lang, ay ginamit ko rin yung Matthew 2:11, no? Kung babalikan natin mga kapatid, hindi naman masama. Dahil yung paniniwala natin sa doktrinang ito na sinasamba natin yung ating Panginoong Hesukristo ay tama naman talaga. At sabi niya daw, ang baby Jesus ay hindi daw sinasamba. Ngayon, pansinin natin mga kapatid, hindi nga ba sinasamba ang baby Jesus? Okay. Basahin natin yung nakasaad dito mismo sa Biblia para hindi tayo magmukhang wala lang, no? Parang laway-laway lang. Yan, ito, mga kapatid. Basahin natin yung Mateo 2. Panahon ng pag-aari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Ito, baby Jesus to, no? Panahon ng pag-aari ni Herodes. Nang siya isilang, ibig sabihin na, pagkasilang pala to, palang nito ng Panginoong Jesus. May mga matatalinong taong mula sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Ano ang ginawa ng mga taong ito? Sa verse 11 tayo mga kapatid. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Ito yung senaryo dito ah. Nakita ng tatlong matatalinong taong ito si Jesus Christ na kapiling ng kanyang ina. Ibig sabihin, yan, pagkasama, kapiling, di ba? Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Noong mga time na yun na sinamba, nagpatira pa at sinamba ng mga matatalinong taong ito, ang ating Panginoong Jesucristo, noong siya isanggol pa lamang, nandiyan na siya ang ating Inang Birhen Maria. Kaya nga tayo ay nakaluhod din tayo sa harapan ng Ina ng ating Inang Birhen dahil alam natin na kapiling ng Inang Birhen ang ating Panginoong Jesucristo. Inandog nila ang, sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at nira. Kaya nga mga kapatid, klarong-klaro naman sa turo ng at aral ng ating simbahan and also na mababasa natin sa Biblia mga kapatid na hindi po masama ang doktrina ng Katoliko. Bagus ito pa yung genuine na doktrina. Bakit? Bakit ko nasabi ito mga kapatid? Yung religion kasi nila, walang mystery. Tayo mayroon tayong tinatawag na mystery, no? Ang ating paniniwala sa Trinity is a mystery. Meron tayong mysteries of the rosary. Yan. Pero para sa kanila, wala nang mystery. Pero yung totoong religion pala, mga kapatid, no? Ang totoong simbahan, iglesia, na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, sa pangangaral mismo ni San Pablo, ay meron pala itong misteryo. Bakit? Eto po, basahin natin yung sinasabi sa unang Timoteo 3, unahin natin yung pumabasa sa 14 hanggang sa 16. Eto po, mga kapatid, yung ating mamabasa naman. Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Ngunit isinulat ko ang mga ito upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saliga ng katotohanan. So yung fullness of truth ay nasa iglesia o nasa simbahan. At ang simbahan ito sa verse 16 mga kapatid, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon, no? In English, mga kapatid, yan ay mystery. Kung babasahin natin sa English, ito po yung ating mababasa, mga kapatid. Ito, ito. Yan. Basahin natin sa Amplified Bible, salin ng mga Protestante. Ito po, mga kapatid. And Greek, we confess, is the mystery, the hidden truth of godliness. He, Jesus Christ, who was revealed in human flesh, was justified and vindicated in the spirit, seen by angels, preached among the nations, believed on the world, taken up in glory. Take note mga kapatid, preached among the nations. Catholic is all over nation, all over the world, all nation. Diba? Catholic. Catholicos in Greek, no? Ibig sabihin universal. Lahat ng nation ay nandoon at pinipreach talaga si Jesus Christ. This is the fulfillment, mga kapatid, yung simbahan natin. Ewan ko lang sa kanila, ano yung kanilang paniniwala dito? Anong misteryo meron sila? Ano yung tinatago sa kanilang misteryo o hidden truth na sa kanilang pananampalataya? O baka wala na, mga kapatid, dahil para sa kanila, no? They claim that they are in the truth,
Pero mga kapatid, yung kanilang pananampalataya ay kulang na kulang talaga. Yan. Amakin mo, no? Sabihan pa naman na ang mga naniniwala sa Katoliko daw ay may impyerno. Grabe kagarapal yung taong ito na magsasabi. At grabe naman, no? Ewan ko lang, paano ba nakapagpatuloy siya, no? Sa pagsasalita ng ito. Actually, hindi naman yung katakataka, mga kapatid, dahil social media, no? Kahit ano pwedeng magawa. Kahit na mali-mali na yung mga pinagtuturo nila, ay pwede pang ipagpapatuloy. Katulad na lamang ng pagsikat ni Miss Gangsay. Kahit mali-mali na, may nagdidepensa sa kanya, pero meron din nakikipagsimpatya sa simbahan. Dahil napaka-insulting ng mga ginagawa nila, mga kapatid. No? Kitang-kita naman natin yung ebidensya sa kanilang mga pinagsasabi, sa kanilang mga ginagawa. Yan. Silip muna tayo sa ating comment. Albert Cambronero. Puro yabang lang yan, sabi niya. Mahilig yan mangbintang kahit noon na pumasok sa PPP, puro bintang lang, walang ibinig. Yun nga sabi ko kanina. Sabi ni Savannah Loves, dito rin kay Mirai Casino, klarong-klaro na poses yan, taong yan, ipa-deliverance na yan, inggit lang kasi, yan kasi wala kang, walang followers daw, okay. Ito naman po sabi ni Sister Maria Cristina Reyes, good morning po at yan sa Pinas, good afternoon bro Romel, God bless po sa ating lahat. Thank you so much Sister Maria Cristina Reyes and a blessed Saturday afternoon bro Romel. Wow, Katoliko pa ang kulto, bawat salita binitawan mo Alexander, kasalanan mo na yon, kulto ang Alexander Santos. Yan sabi ni Sister Eden Au and hello rin po Sister Eden Au and God bless po sa inyo dyan sa Hong Kong. At kumusta rin po kay Brother Kaman. Yan, dito naman sabi na ni Bro James Mama Mary Son. Hoy Alex, nasaan na yung assignment na pinapagawa ko sa iyo? Baka hindi pa tapos kapatid, no? Hintayin lang natin, baka nagre-research pa siya, no? Kung ano yung isasagot niya sa napakaganda at napakahirap na katanungan na inilatag para sa kanya. Yan. At sayang ang pangalan niya, Santos pa naman sana. Yun nga, sabi ko, kaapelido pa naman ng ating butihing kapatid na si Brother Angel Banal Santos. Pero yun nga, ginagamit din yung kanyang pangalan sa walang silbing mga bagay at mga panunuligsa sa ating inang simbahan. Yan. Mm-hmm. Okay. Patuloy natin mga kapatid, ano yung karuntong sa kanyang mga pinagsasabi dito? Wala naman na walang ibubuga yun, so... Wala pa lang ibubuga. No? Wala pa lang ibubuga yung tina-challenge mo. Bakit mo naman tina-challenge pa? Para sa ano yan? Para sa kambugan mo lang? Tina-challenge ko kayo. Tina-challenge? Pero hindi mo nga kaya mapatunayan yung mga paratang mo noon sa punto por punto, di ba? No? Naalala mo yun, Brother Alex, yung pumasok ka sa punto por punto, puro ka lang self-interpretation. Puro ka lang, salita ka lang ng salita, wala ka namang ebidensya. Ang inanapan ka ng ebidensya, saan yung ebidensya mo? Meron ka may papakita, meron ka mababasa, wala ka naman papakita, wala ka naman mababasa dahil wala naman talaga. Tutunayan ko na lahat ng naniniwala sa doktrina ng Roman Catholic ay mapupunta sa impyerno. O sige, patunayan mo nga na lahat ng naniniwala sa Catholic Church ay maiimpyerno. Ano kaya yung ipatutunayan niya? Unang-una, historically, ayon nga kay Brother Eli Soriano, no? Kung siyang tatanungin kung sino yung founder ng Catholic Church, sabi niya, hindi niya alam. It was been 2,000 years ago. Kung si Brother Eli nga ay nakakakita ng katotohanan na it was been established, founded, yung simbahan, matagal na, bago pa na-establish yung simbahan nyo. No? During the Reformation pa kayo, nagsilitawan, nag-umpisang magsanga-sanga. Umpisa yan kay Martin Luther hanggang sa marami na yung naging sanga ng paglabas ni Martin Luther sa Iglesia Katolika. At ang nakatira sa simbahan ninyo ay demonyo? Okay. Ang nakatira daw sa simbahan ng Katoliko. Ito pa, napakalaking kalapastangan. Parang nakikita ko dito mga kapatid, parang may malaking inggit, no, si Alexander Santos. Ewan ko lang kung nakikita niya yan. Dahil ito, bakit niya sasabihin ng mga demonyo daw ang nakikita sa simbahan? Hindi espiritu ng Diyos. Bakit? At kayo ay pera-pera lang. Yan, dahil sa pera-pera lang. Ito yung palagi niyang issue, yung pera-pera lang.
bagay siguro tawagin ito si Brother Pera Pera lang, no? Pwede natin siyang bigyan ng code name, si Brother Pera Pera lang, okay? Pag nakita natin sa social media, oy, Pera Pera lang, kumusta na? Pwede ka mag-comment, oy, Pera Pera lang, ano nang ginagawa natin ngayon? Pera Pera lang. Kasi yon yung palagi niyang inuulit-ulit sa mga video niya, Pera Pera lang. Ewan ko lang kung si Brother Alex nga ba ay nag-research ng gusto. Kasi kung titingnan natin, ang ating simbahan mga kapatid, meron mga charity na na binibigyan na pansin niyan. Meron tayong mga home for the aged. Meron tayong mga katulad dito sa amin, sa may Iloilo, sa particularly doon sa Saraga, Save Our Soul. Yung mga ulilang mga bata, yung mga abandon na mga bata ay tinutulungan yan. Hindi yan pwedeng sabi mong pera-pera lang dahil yung binibigay na donation sa simbahan ay napupunta naman sa kanila. Ngayon, kung inggit ka lang, Brother Alex, no, gumawa ka rin ng anong gusto mong gawin. Kaya nga yan, magpapasikat ka ngayon, kaya pasisikatin din kita. Ha? Sabihin mo ba naman na ang Katoliko ay ang bagsak ay impyerno? Ano pa yung babanat mo? Kayo ay self-righteous. Wow! Kami pa yung self-righteous. Ikaw, ano ka? Oh, kung hindi ka self-righteous, ano ka? Hindi ba? Hmm? Paano mo nasabi kami ay self-righteous? Kami ngayon nagsasabi na we are sinner. That's why we go to the priest and ask for the forgiveness of our sin. Pero kayo, hindi kayo nagpupunta sa pare dahil hindi kayo naghihingi ng kapatawaran. Sino ngayon ang self-righteous, Brother Alex? Yung naghihingi ng kapatawaran, inaamin niya na sa iyong makasalanan o ikaw na hindi mo kayang aminin na ikaw ay isang makasalanan? Sige nga. Sabi dito ni Rene Olivar, talagang may inggit yan si Alex Santos sa simbahan. We, ikaw lang ang may pakana niya dyan, hindi kami. Sigurado ka ba na sa mga sinasabi mo, nasaan ang ebidensya yung sinasabi mo yan? Nanghirap talaga na ba, bro, James, sa Mama Mary-san? Kasi puro lang siya daldalan. Wala naman sa inyo ipapakita yung ebidensya. Sarduma ng birth. Bakit kahit pupukin mo ng mga verses yan, bro Romel, ayaw tanggapin yung sariling niyang unawa niya ang ipipilit niya, bro. Okay. Sabi din ni Jomar Ometer. Okay. Si Santos Alexander ang nagkakapera sa 10% 1-1. Yan, hindi ako nagsabi niya, Brother Alex, ha? Ito sabi ni Ometer, ha? Inggit ka, akala mo, diretso kami sa impyerno, nagkakamali ka. Yan. Brother Alex, kung nanonood ka ngayon, maraming nag-react sa mga pinag- Pasensya po mga kapatid, naputol po tayo dahil nawala po bigla yung ating internet connection. Hindi po alam po hanggang matapos ba tayo ay sustainable yung ating internet. Pero salamat at nakabalik tayo muli. Okay, sa mga nagsubaybay sa ating YouTube, naputol po tayo. Pero continuous naman po tayo dito sa ating Facebook Live, no? Hindi naman tayo naputol, no? Dito sa ating Facebook Live ngayon. Yan, at nagpapatuloy pa naman yung ating Facebook Live hanggang sa ngayon. So, pasensya na po mga kapatid. Hindi po kontrolado yung internet na biglaan na lang po nawala yung internet namin dito. At maraming salamat po sa mga nag-share o sa nag-share po ngayon ng aking live po sa aking Facebook account. Yan. Gusto ko pong pasalamatan yung mga nag-share po ng ating live dito po sa ating Facebook. Okay, tingnan natin kung nakabalik na tayo ngayon sa ating pong sa ating live. Okay? Nakabalik na nga ba? Yan, nakabalik na tayo sa ating live sa YouTube channel. Yan, dito naman sa ating Facebook. Check ko muna mga kapatid kung successful ba yung pagbalik natin o baka nawala tayo. Ayun, nakabalik. Okay, at hindi tayo naputol dito sa ating Cap Talks Facebook page. Ewan ko lang sa aking Facebook account. Hindi rin naputol. Maraming salamat. Yan, hindi tayo naputol dito. Okay. Bago tayo magtapos, no, gusto ko muna pasalamatan ito si Brother Rico Aquilar Vitales, Brother Junior Branzuela, Brother Jubel Arabet at Sister Ligaya sa kanila pong pag-share ng ating live sa aking pong Facebook account. Yan, maraming salamat po. Okay, ang bilis ni Happy Life Vlog, no? Maraming salamat po at bumalik ka agad, no, kapatid. Thank you so much for grabe, no. Inaharangan yung ating live ngayon ng
ng internet gawa nun. Siguro ba dahil sa weather, sa hindi magandang panahon natin ngayon. Well, anyway, mga kapatid, no? Ito po kasi, no, napaka-alarming yung mga ginagawa ng kaibayan natin sa pananampalataya na patuloy yung kanilang paninira sa atin, mga kapatid. Pero patuloy din po tayo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Huwag nating hahayaan na basta na lang po lalapas tanganin yung ating paniniwala o ating pananampalataya. Okay, pakinggan natin yung bago ni Brother Alex tapusin yung kanyang mensahe, no? Pakinggan natin sa kung ano pa idadagdag niya. Business organization na pagka namatay ay mapupunta sa purgatorio. Ito pa. Business organization daw, pera-pera lang, sa kansabi niya, yung turo ng Katoliko, in-specific niya pala ito tungkol sa teaching natin sa purgatorio. Kasi, ewan ko lang, baka siguro dahil sa word na indulgence, dahil siguro dyan. Hindi ko alam kasi, na hindi niya man sinasabi, ano ba yung against sa purgatorio. Pag sinabi niya naman yung purgatorio ay wala sa Biblia, naku, maling-mali din yung kanyang paniniwala dyan. Dahil ang pag-unawa naman ng Biblia ay hindi po yan sa letra po letra. Yan po yung unawa naman by context. No? There's a place na nakasulat sa Bible na yun ang explanation ng simbahan natin tungkol sa purgatory. In the Catholic Church explanation, purgatory is the lugar po yun kung saan ay na-purify po tayo, na-purify po tayong lahat, no, sa ating pong mga kasalanan. Yan. So, napakaklaro po dyan, mga kapatid, na purify ang ating kasalanan sa purgatorio. Pero para sa kanila kasi, wala ng state or stage or of purification. Para sa kanila, napakadelikado nito. If you are kaanib nila, pag namatay ka, pag maliit lang yung kasalanan mo, kasi sa Biblia merong kasalanan ikamamatay at kasalanan hindi ikamamatay. Dalawa yung klaseng kasalanan na pwedeng kahantungan ng tao. Okay, yan. Tapusin natin, mga kapatid, yung sinasabi niya. Na ipagdadasal ninyo ng mga bastos sa blood ni Jesus. Yan. Hamakmong garapal pa yung kanyang pagsasabi na tayo pala yung bastos sa blood ni Jesus. Eh, siya nga ito naglalapas tangan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat sinasabihan niya panatsyanak yung ating Panginoong Jesucristo. Ikaw yung pinakabastos sa lahat ng bastos, Brother Alexander Santos. Sabihin mo pa namang tsyanak yung Panginoong Jesus? Tapos kami pa yung sasabihan ng binabastos namin yung dugo ng Panginoong Jesus? Kailan? Then wala kang sacrament of Eucharist, hindi mo siya natatanggap. Eh, ako sa iyo, magpabinyag ka na sa Katoliko para matanggap mo siya. Ang problema, ayaw mong tanggapin yung Panginoon fully. Gusto mo lang tanggapin sa kanya yung some part lang. Kasi yung some part lang, acceptable para sa iyo. Yung iba, anong mangyayari doon? Jesus Christ. So yan ang first comment ko sa Roman Catholic, mga apologists na pera-pera lang. At ang tawag ko sa inyo ay self-righteous na mga gutom. Gutom kayo sa righteousness ng pagkakaalam niyo sa Bible. Gutom. Katoliko pa yung gutom sa righteousness sa pagkakaalam sa Bible. Eh, ikaw nga itong gutom sa righteousness sa pagkakaalam sa Bible kasi hinanapan ka ng Bible scholar, walang Bible scholar, ikaw lang yung paniniwalaan. Huwag paniwalaan yung Bible scholar. O, sino yung gutom ngayon sa righteousness sa pagkakaalam sa Bible? Ikaw yun. No? Hindi mo nakikita yon? Ikaw na ikaw talaga yon. And it refers talaga sa iyo talaga yon. Pero hindi sa amin po, mga Brother Alex. Naku, maling-mali ka dyan. Palibasa, hindi mo matanggap. Yan. Go lang, Bro Romel. Okay, salamat po sa suporta. At kahit na nawala tayo ng biglaan sa ating YouTube live, ay nandito pa rin kayo, mga kapatid. Pero hindi po tayo nawala sa ano, ha, sa Facebook. Grabe, hindi ko alam kung paano nangyari na yung YouTube ay na-shutdown, nawala, nawala yung internet. Pero, nag-continuous naman dito sa ating Facebook account. So, i-ano ko na lang, i-upload ko na lang yung kumpleto nito na video natin sa Brother Romel E. Palma YouTube channel. So, doon ko lang i-upload yun. So, at yun po, mga kapatid, alalahan natin palagi na ang ating simbahan ay kailangan nating depensahan. Bakit? Ito po yung ating, ito po yung nagbibigay sa atin ng kaalaman kung paano po tayo makarating sa totoo at tunay na kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Dahil marami rin kasabi na ang relihiyon daw ay hindi kailangan for the salvation of your soul, in which maling-mali po sila. Religion derived from the Latin word religare, na kaulugan pala niya na ipagkikipagrelasyon mo sa Diyos. So hindi po pwedeng walang relihiyon at hindi po pwedeng ang relihiyon hindi makakapagligtas sa iyo. Pwede natin agrihan yan kung ang tinuturo ng relihiyon mo ay mali. Pero ganito naman, kahit tama
yung tinuturo ng reliyon, katulad ng Catholic Church, tama yung tinuturo ng Catholic Church, pero marami mga Katoliko ang hindi sumusunod, nasa sa kanila na po yun. May free will naman tayo, hindi naman pwedeng pwersahan yung pagtupad. Kailangan nang gagaling sa ating kalooban, sa ating puso. Kaya nga, yung criteria ng mortal sin ay kailangan full knowledge, full consent, gusto natin, nasa kalooban natin, at gray matter. Okay? Para maging mortal sin yun. At napakaganda naman kasi, kahit na pagpatuloy natin yung ating pag-aaral ng ating katulad ito, kahit na marami tayong nalalaman sa simbahan, pero kung hindi naman natin na-apply, so, nako, na-delikado rin po yun. Kaya, bawat isa po sa atin ay magpanalanginan, no? Kaya, isama niyo rin po kami sa inyo pong mga panalangin na ano man po yung ating napag-aralan, na turo at aral ng ating simbahan ay ating pong magampanan sa ating araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa pagbalik, Maria, Sister Maria Cristina Reyes, Ninita Kanjog, yan, gandang hapon, Brother Mel, watching from Mountain Province. Number one po, isang Pastor Alex sa paninira sa ating simbahang Catholic, Ubro Romel. Yes, okay. At yun, mag-agree ako dyan, na kikita ko naman na grabe siya ka-aggressive in distracting or destroying our Catholic faith, no? Kamakin mo, grabe talaga, no? Walang habas talaga yung tigilan niya. Makapagsalita lang ng kung ano against the Catholic Church. Kahit na magsalita man siya ng against sa ating Mama Mary. No? Nakaraan mga kapatid, naalala niyo yung sinabi niya na yung ating Inang Birhen Maria daw ay witch at yung ating Panginoong Jesucristo ay tiyana. Sino ba namang matino yung pag-iisip na magsasabi ng mga ganyang bagay? No? Sino ba naman yung matino ang kanyang pag-iisip na yun, ipagpapatuloy niya lang yung kanyang pagsisinungaling, sabihin pa naman, ngayon naman, meron naman issue sa na binabato. Ang issue naman ay yung mga naniniwala daw sa Catholic Church ay mapapa-impyerno. Impyerno daw yung bansa. And he cited yung doktrina o paniniwala ng Katoliko sa purgatorio. Na kung saan mga kapatid ay ito naman ay realidad. Dahil ito naman, unfair naman kasi kung ang isang taong mamatay na ang kasalanan niya ay maliit, at inalagay mo na sa impyerno. Pero para sa kanila, napakadelikado kapag umanib ka sa kanila mga kapatid. Pag namatay ka, dalawa lang yung destination mo. At sigurado, mahirap makapunta sa langit sa kanila pong criteria. Kasi ganito, kahit katiting, kahit venial sin, hindi po pwedeng pumasok sa langit. Bakit ko po nasabi yan mga kapatid? Eto, tignan natin, basahin natin maigi. Yung sinasaad po dito po sa Biblia, no? Kahit kaunting kasalanan ay hindi po pwedeng makapasok doon sa langit. Basahin natin yung Bible sa Revelation chapter 21 verse 27. Ito po mga kapatid, yung ating mababasa. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Anumang bagay na marumi? Eh, kahit pala maliit na kasalanan ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito'y ang gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang ng pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. So no one could enter to heaven even if you have a little sin. Kahit katiting, kahit maliit na kasalanan ay hindi pwedeng makapasok sa langit. Ngayon, kapag ang tao ay namatay, no, sa kanilang paniniwala, mga kapatid, dahil sinisiraan nyo yung ating iglesia eh. Kaya nga, okay, tingnan natin yung kanilang perspective. Langit, impyerno, ang mapupuntahan ng tao. And there's such a sin or kasalanan na binabanggit o binanggit naman po ni San Juan dito. Kung babasahin po natin at titingnan natin mabuti, mayroong dalawang klase ng kasalanan. In the Catholic Church, it was called the venial sin and the other one is the mortal sin. Pag sinabi mong venial sin, yan po ang kasalanan hindi humahantong sa kamatayan. Mortal sin naman po, kasalanan humahantong sa kamatayan. And ito po mga kapatid, ang ating mababasa sa unang 1 Corinthians 16.
Kung makita ni Numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, Binyalsin, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos, pwedeng direct to God, na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. So tingnan natin mga kapatid, pag nakagawa ka ng mortal sin, naku, delikado pala. Delikado pala. Dahil mapapaimpyerno ka. Pero, mas delikado kung sa kanila ka umanib. Kung makagawa ka kahit venial sin, mamatay ka man, impyerno ka. Pero para sa atin mga kapatid, righteous ang Diyos natin. We have what we call the purgatory, the state of purification. Sino mang namatay na mayroong venial sin, kasalanan hindi ka nihahantong sa kamatayan, ay ipipurify mo na sa purgatorio. And then, after the state of purification, pupunta siya ng langit. Ewan ko lang sa mga ganyang paniniwala nila, kahit ilang ulit naman nating ipaliwanag, ayaw pa rin tanggapin, nasa sa kanila na po yan mga kapatid. Nasa sa kanila na po yan kung ayaw nilang tumanggap sa katotohanan dala po natin, sa katotohanan para po talaga sa atin. Yan. Okay. Acknowledge ko po si Nino Bahian. Maraming salamat po, no? Sa iyong sticker, super chat. Yan. Maraming salamat sa iyong super chat na na-send dito sa ating YouTube live ngayon. Okay. Dito naman kay Brother Archie JJ. Ito ang magandang topic at sakto counter sa one sip always be safe. Okay. Salamat Brother Archie and salamat din also sa iyo pong tulong, sa iyo pong suporta sa ating pong YouTube channel. Maraming salamat po. Eduardo Anonuevo, ibang sekta, ligtas na raw sila dahil naniniwala sila sa Panginoong Hesus. Naku mga kapatid, mag-ingat po kayo sa ganyang paniniwala na kapag naniwala daw kay Panginoong sa ating Panginoong Hesukristo ay maliligtas na. Meron pong warning diyan yung ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung warning? Okay. Ito po yung warning mga kapatid, basahin po natin. Nasasabi o nababanggit din o binanggit talaga ng ating Panginoong Hesukristo na hindi pananampalataya lamang yung basihan. Hindi pananampalataya lamang. Okay, take note. Kapag tayo ay nagsabi ng Panginoon sa ating Panginoong Hesus, ibig sabihin, we profess that we believe in Him, we have faith in Him. Okay? Ito naman ngayon mga kapatid, basahin natin yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo mismo. Mateo 7:21 hanggang sa 23. Ito naman yung ating mamabasa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi enough ang pananampalataya mga kapatid. Bakit? Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Yan. Grabe no? They are the preacher. Sabihin natin, they are the pastor. Yan. May mga pananampalataya sila. Nagpalayas ng mga demonyo. Wow, grabe. Nagpalayas sila ng mga demonyo. Nagpalayas ng mga demonyo. Pero, hindi pala maliligtas at gumagawa ng himala. Sa iyong pangalan, meron tayong nakikita sa social media at nag-send sa atin ng isang video na gumagamit din ng pangalan ng ating Panginoong Hesus in cast out, pagka-cast out ng evil spirit. Pero sabi ko sa kanya, pwede talagang mangyari yan kapatid. First, second Thessalonian or ikalawang Thessalonica 2:9, ang kapangyarihan ni Satanas o kapangyarihan ng masamang espiritu ang siyang nagbibigay sa kanila upang makapagpagaling. Yan. So, ibig sabihin, deceitful pala. Hindi pala lahat ng nagpapagaling, lahat ng gumagamit ng pangalan ng Panginoong Hesus ay atin ang paniniwalaan na sila isa Panginoon. Pero hindi sabing, Jesus is Lord. Yan mga GIL, no? Na mga born again ay nag-claim din na sila ay mga sa Diyos. Pero lang sa mga ibang matitino.
Yan. Hindi naman kasi lahat, hindi ko naman pwedeng i-generalize. Katulad ni Alex Santos, lahat daw na naniniwala sa turo ng Katoliko ay may impyerno. Hindi po tayo katulad niyang ng ganyang paniniwala. Eto mga kapatid, ano ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanila? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So hindi po garantiya na naniniwala lang tayo sa ating Panginoong Hesukristo, no? Hindi po tayo, hindi po natin pwedeng i-garantiyan, okay? Na masabi natin na tayo po ay maliligtas na agad o maliligtas na yung ating mga kaluluwa. No, hindi po ganoon. Maling-mali po 'yon. Okay. But yan, maraming salamat Brother Angel sa talata. Matthew 7:1-2. Huwag kayong humatol ng kayo'y hindi atulan sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol. Yan. Ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa ginagamit ninyo sa panukat sa iba. Yun nga po. Napakahirap kasi ni Alexander Santos na mapanghusga talaga sa kapatid ng Brother Alex, Brother Angel, I mean. Haha, nag-judge na sabi mo. Wow, parang Diyos ka ha. Alexandra, Estebes pala. Okay. Wala na, disparado na itong taong ito. Kawawa naman ang taong ito. It's true. No? Kawawa talaga siya, Brother Angel, dahil grabe no, grabe siya kagarapal sa kanyang mga pinagsasabi, sa kanyang mga salita. Nahamak mo, inahamak niya talaga yung simbahan. Kapag naniwala ka pala sa teaching ng Catholic Church, ay may impyerno ka, yun yung sabi niya. Yun yung paniniwala niya. Pero hindi naman yun yung paniniwala talaga natin. No? Kasi, paniniwala natin, kung tayo ay obedient sa church, obedient sa commandments ng Panginoon, through the church na ipinagkaloob niya po sa atin, ay naku, talagang garantiya yung kaligtasan sa atin. No? May kaligtasan talaga sa simbahang Katoliko dahil ang nagtatanggi ito mismo, ang Savior nating Panginoong Jesucristo. Okay? Hanggang dito lang po muna tayo at maraming salamat mga kapatid sa inyong pong patuloy na pagsubaybay at pasensya na po ulit dahil naputol po tayo sa ating YouTube live pero nakabalik po tayo na naputol na nga, yan nga, pero nakapagpatuloy tayo. Pero dito sa ating pong Facebook account, sa ating Facebook page na Cap Talks ay hindi po tayo naputol mga kapatid. Continuous po yung ating live. And thank you so much kay Sister Mina San Diego. Ano po ulit verse nung last na binasa mo, Bro Romel? Okay, yung last verse na binasa ko po ay Matthew chapter 7 verses 21 to 27. Maraming salamat po Sister Mina San Diego for sending the star, no? She sent the 200 star po sa ating Cap Talks Facebook page. Maraming salamat po, sister. Yan. At dito po, mga kapatid, gusto ko rin pasalamatan, of course, yung atin po mga channel members po natin na sakto maganda ang approach sa pag-spin. Salamat po, Brother Archie JJ. No? At gusto ko rin pasalamatan ito si Brother Archie sa kanyang pag-click ng channel members natin dyan kay Sister Maria Cristina Reyes, Sister Josephine, Sister Pamela Ungko, Brother Joel Humawid, Brother Rosalubas, Sister Dinya Mukon, and Brother Ferbs Pasione. Maraming salamat. And thank you so much also for those who support. No? Thank you so much din po kay Sister Rona Reyes, Sister Malugway, Sister Irene Al, Sister Rita Ritz. Yan. At sino pa? Si Sister Sirudo. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi ko pa naman get, no? Maraming salamat po sa inyong walang humpay na pagsuporta at sa inyong pong panalangin. Sa Diyos po ang lahat ng pagpupuri, kagalakan at salamat. Amen. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, loving Father, for guiding us. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sinamahan mo ako for this life para isiwalat naman po yung katotohanan at madipinsahan naman ang simbahan. Nawa ay patuloy ka pong mag-bless sa lahat ng mga viewers at sa lahat po ng mga supporters ng katotohanan at pag-usapan. And also, for those supported the Punto Po Punto program every night. Thank you so much, loving Father. I pray na ikaw po ang bahalang magbantay po sa amin lahat at naway padala mo sa amin ang iyong mga anghel sa pagbantay po sa amin araw-araw na pamumuhay. Pero dalangin namin si Mama sa pagbanggitin yung kaisa isang anak na aming Panginoong Jesucristo kasama sa pag-iisa ng Espiritu Santo kasama rin sa panalangin ng aming Birhen Maria, Senyora San Jose, lahat ng mga anghel at mga santo sa langit. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Isang maganda at mapagpalang hapon po sa inyong lahat at God bless po mga kapatid.